Hello everyone! Today, samahan niyo ako na magluto. Papakita ko sa inyo kung paano magluto ng binagoongan, pork binagoongan. Actually, madali lang naman na recipe to. Pero just in case lang merong nakikrave sa inyo tapos hindi niyo alam kung paano gawin, eto, isashare ko sa inyo kung paano. So, let's start off with boiling our pork. So, this pork is actually pork kasim, pero pinili ko yung may mga fats na part. It's important na may mga fats kasi mag-render tayo ng oil. So if you were to try this recipe, I would suggest yung liyem po yung bilhin nyo. Iboboil lang natin siya sa small amount of water, yung enough lang to cover yung baboy. So iboboil natin siya hanggang matuyo yung water and mag-render na siya ng fats. So just like this, pinapakuluan na natin siya and hayaan lang natin siyang umulo. I-check lang natin siya once in a while and haluin lang din once in a while. So ayan, check na natin siya. And as you can see, medyo nag-dry naman na siya. Pero i-continue pa natin siya ng luto hanggang mas may lumabas pa na fats and medyo iba-brown din natin yung pork natin. Ayan, ito yung inaantay natin na moment, yung mag-brown na yung pork natin and mag-render na siya ng enough fats. Actually, if you'd like, you can continue cooking this hanggang mag-totally brown na talaga yung pork, yung parang crispy-crispy na yung labas. Pero ako, stop na ako from here, proceed na ako sa next step. And our next step is magigisa tayo ng sibuyas and bawang. Pinagsasabay ko na sila. So, igisa-gisa lang natin yung bawang at sibuyas hanggang yung sibuyas natin maging translucent na and yung bawang luto na. And then, pag okay na tayo sa pagkagisa ng bawang at sibuyas, pwede na natin ilagay ang bagoong or alamang. You can use tomatoes after nyong igisa yung bawang at sibuyas. Igisa nyo yung tomato before nyo ilagay yung bagoong nyo. Hindi ako gumamit ng tomatoes kasi gusto ko na mas tumagal tong binagoongan ko. Mas magiging panisin kasi pag may kamatis. And also, do not forget na banlawan yung bagoong nyo before nyo lutuin. So, kung walang kayo ng strainer, ilagay nyo dun yung bagoong nyo and padaanan nyo lang ng running water. Matatanggal nyo yung excess na saltiness nung bagoong nyo. So, at this point, nilagyan lang natin siya ng konting water and we will just wait for it to simmer. And then we will proceed in putting vinegar. I'm just using a regular white vinegar and I'm just using approximately mga 2 tablespoons. Siguro you can put more, mga probably mga 3 tablespoons. Not so much dahil hindi naman ito paksiw. Just make sure na wag nyong i-cover and wag nyong haluin pagkalagay nyo ng vinegar para maluto yung acidity and mawala yung asim ng vinegar. And then, pag enough na yung pagkulo niya, anyway, maamoy nyo siya. Kung hindi na masyadong maasim yung amoy niya or hindi na masyadong acidic yung amoy, it means luto na yung vinegar. So, you can add in our chilies. So, I'm putting green chilies and yung labuyo. Pero, ni-remove ko yung seeds kasi ako personally, I love spicy food. However, yung kasama ko sa bahay, hindi kumakain ng maanghang. So, even if I put like 5 green chilies, tapos 3 na labuyo, pero tinanggal ko yung seeds para hindi maanghang. It's up to you kung gano'ng kaanghang yung gusto nyo, pwede ring wala. And kasabay nung chilies, nilagay ko na yung sugar, mga approximately 2 teaspoons ng sugar. It's also up to you kung gusto nyo ng sweeter version yung binagoongan nyo or hindi. So pwedeng mag-add kayo more than 2 teaspoons. So we will just let this simmer hanggang mag-evaporate yung water niya and makita na ulit natin yung oil niya. At this point, ilalagay na natin ng pork na nirender natin kanina nung unang step. And isi-simmer lang natin to hanggang manuot lang yung flavor ng bagoong sa meat natin. Remember, lutong-luto na tong pork na to kasi pinakuluan natin siya sa umpisa pa lang. Ayan, so medyo okay na siya. At this point, pwede ka nang mag-adjust ng lasa kung if you feel na kulang sa tamis, kulang sa alat, which I doubt, or kulang sa paminta.
Yes, somewhere in the process, naglagay ako ng paminta. Nakalimutan ko lang i-video or i-mention, but lagyan nyo ng paminta. It's up to you kung gaano kadami. And it doesn't matter kung saang part nyo siya lalagay, pero may paminta siya. So ayan, titikman ko lang siya kung okay na to. And yes, okay na siya for me. And binoy ko lang siya ng konti pa para lang mag-evaporate pa yung excess water and mas mag-oily pa siya. So at this point, ayan, super oily na niya. And enough na to for me. So this is ready to serve. Yung iba naglalagay ng fried eggplant. Ako, I want my fried eggplant on the side. So meron akong fried eggplants pero isa-serve ko siya on the side. And this is our finished product. So I hope you guys enjoyed this video. Thank you so much for watching. Bye-bye!